everyone! Welcome to my vlog. I am Chick Chick. For today's vlog, i-reveal ko po yung latest purchase ko na painting from... This is actually from Zorik Enriquez. He is actually an artist from Batangas and I'm also from Batangas. And I really support Filipino artists. That's why pinili ko talaga siya. Actually, hindi ko naman siya pinili. Wait, let me start first with how it started. No? Paano ba talaga ako... nagka-love affair with art or with paintings. So before kasi I have yun kasi tinatanong nung husband ko who is actually siya yung nagbi-video sa akin ngayon. Tanong niya, paano ba nag-start yung hilig mo sa arts? No? Bakit ka ba nahilig dyan? Kasi actually this is to date, parang ito na ata yung pang 9 na nabili ko. Tama ba? Hindi ko matandaan kung ilan yung nabili ko. Pero parang pang 9 na siya. So, it started kasi when I was parang looking back, saan siya nag-start? Tinatanong niya, paano? From what I remember, I have a deaf uncle na magaling siyang mag-drawing. So, nakikita ko siya nung bata pa ako na nagpe-paint siya. Tapos, siguro parang from there, nagagandahan na taga ako sa mga ginagawa niya. Tapos, during our parang, I'm not sure if it's our 5th wedding anniversary, my husband took me naman sa Benkab Museum. So, sa Benkab Museum, parang lalong doon ako na in love, na parang ang ganda ng mga artworks ni Benkab, who is our national artist. And parang naisip ko, sana magkaroon ako. But when I saw the prices, it was like parang millions yung halaga. So, sabi ko, sana balang araw magkaroon ako. And then, this lockdown happened, no? Yung ECQ na parang hindi ka naman makalabas and all. So, all of us, you can relate to me naman na lahat tayo, para sa akin ha, stressful talaga siya kasi parang ang daming iniisip tapos sa work din. So my way of coping up to this stress was social media. So checking of Facebook and Instagram and then parang one time, yun lang habang nag-check ng Instagram, nakakita ko ng mga paintings. No? So from there, yun na. So parang doon nag-start na yun nga, nakabili ako ng paintings. Hindi man kay Benkab yung sa start, which is nandun na sa dati kong video. Yung kapatid naman yung nabilhan ko, which is si Salvador Cabrera. So from there, yun na nga, nakabili ako sa iba mga artists. And then, nakita ko yung work ni Zorik. And ang maganda pa doon is parang Batanggenyo siya. So he is from Batangas. So, parang isa din siya doon sa mga artists na chine-check ko. Pero lagi hindi natutuloy. Hindi ko ako medyo, dahil nga hindi siguro swak sa budget at that time. Pero finally, ito na, i-reveal ko yung first painting ko from Zorik, no? Itong painting na to, marami na ako nagustuhan, pero hindi nga natutuloy. Pero ito, isa ito doon sa mga paintings na sana matuloy, pero hindi natutuloy. Pero finally, ito siya, ang title niya is Boundless. Tapos 30x0.5x24 inches siya. Tapos ang medium niya is oil on framed canvas. So, ginawa din niya to ng 2021. Actually, na-exhibit niya na to. Tapos, tinanong ko ulit yung price. Lagi kami nagme-message sa messenger. Hindi lang natutuloy. But for some reason, finally, siguro nga if it's meant for you, ibibigay siya sa'yo. So, ito na siya. Yan. Ang ganda-ganda niya, promise. Yan. So, siguro papakita ni Hobby. Yan. Pwede mo siyang i-highlight. Okay. Actually, para ang tanong ko kay nung nakuha ko to kay Zorik, sabi ko, kasi I'm not really, hindi naman ako expert sa arts, ba? Diba? So, hindi ko alam talaga kung ano ba talaga yung maganda, ano ba talaga yung dapat kong bilhin. Pero tama siya, kasi parang sabi nga niya, parang when you see a painting, and pag nakita mo siya na meron kayong connection, buy it na. Hindi siya sa halaga nung art or kung sino yung gumawa. Basta meron kang parang na feel na it's for you, parang may connection kayo, you buy it na. And ito talaga ang painting na to, when I saw this in Instagram, parang na-in love talaga ako sa kanya. I don't know if it's because of the colors, because I really love pink. Tapos very vibrant yung color. Hindi kasi ako sa into dark colors eh. Gusto ko yung parang masaya yung color. So tapos parang sunrise. I'm into sunrise talaga. Tsaka yung maganda kasi parang, di ba, skyline siya eh. Yan. And pagbibili kasi ako ng painting, I want it to be yung parang unique. Parang when you see it, you know that it's Zorik who did the painting. And yun yung pinapakita nung painting na to. Kasi siya, talagang yung expertise niya, skylines. Tapos meron siyang parang highlight, which is siguro, Bev, you can show it. Meron siya laging balloon. Ito siya.
Yan, balloon. Lahat ng artworks niya, merong balloon, yan, no? Tapos parang lahat kasi to may meaning. Ang maganda pa kasi when I buy, gusto ko yung parang positive yung painting. Kumbaga parang pag pinasok ko siya sa bahay ko, positive yung ilalagay niya. And I research also kung sino yung artist. And this Zorik is really bilib ako sa kanya because oh my god, he's just 25 years old and ito na yung mga nagagawa niya. And when I researched about him, he's very religious eh. Parang he offers his paintings to God. That's why it's skyline. Parang dati nga gusto pa niya maging priest but hindi lang. Pero actually, kakasal na siya. Tapos parang the balloon parang signifies yun nga. Yung it's all about God din. So, di ba? Parang ang ganda na nakakuha ka na ng magandang painting. Tapos parang maganda pa yung story behind that painting. Kung bakit siya ginawa. So, naalala ko kasi yung mother-in-law ko, di ba? Parang marami siyang mga paniniwala na yun nga, parang yung sa mga luck and all. And there's nothing wrong about it. And nakuha ko yun na parang, di ba, pag bumili ka rin ng painting, mas maganda na yung gumawa. Parang positive yung pagkakagawa. And nakita ko naman yung artist talaga si Zorik na parang very positive. At saka, maganda talaga yung painting, no? So, I'm making this vlog because I support Filipino artists and in-encourage ko kayo na to buy din paintings kasi this is really a good investment, no? Sabi nga ni Hubby, medyo mahal yung painting but what I am always telling him is this is a good investment because these paintings, it appreciates and hindi siya nag-depreciate, diba? Parang like when you buy things or stuffs na bag or your shoes, nagmumura siya. Pero ito, definitely, I'm sure, lalo na kung, kasi si Zorik, alam ko, pagaling talaga siya ng pagaling. So, magmamahal to. Pero that's not the, hindi naman yun nga, yung hindi ako bumibili ng painting because of yung mamahal siya or hindi, kasi I'm planning to sell it. But, hindi eh. Kumbaga, parang, ito talagang, parang, I fell in love with this and I'm not planning to sell this. Hindi ako yung ganun. I buy it because I love it and I want to keep it For the rest of my life, I gusto ko nakahang siya sa bahay ko kasi alam ko na gaganda siya, no? Parang, as per experience, yung bare wall, as in, gaganda talaga. Parang, hindi ko pa alam kung saan, hindi ko akong kakasya, pero I'm planning to put it there, right there, go sa living room. Pero kung hindi kasya, hahanapan ko talaga siya. Kasi parang, when you hang it, din siya, parang, yung pag may bisita, pag-uusapan niyo siya, 'di ba? Parang it's something that you can talk about. So, yun lang for now. I don't have the certificate of authenticity yet kasi bigla ko din tong nabili. Yung story behind this is, meron talaga akong bibilin kay Zorik na isang painting na yun yung kukunin ko, which is kinuha ko na rin naman. So, sa next vlog ipapakita ko. Tapos sabi ko dalhin mo kasi nga itong painting na ito na dati kong gustong mabili pero hindi ko pa nabibili pero sabi niya reserved na. Sabi ko bilhin mo la, dalhin mo lang. Tapos dinala niya and yung buyer para ang tagal naka-reserve hindi pa kinukuha. So the moment I saw it sabi ko sige akin na, bibilhin ko na din siya. So yun yung 'di ba? Parang kumbaga parang niya may connection agad ako dun sa painting kasi super ganda niya. Actually, nung kanilang umaga, nung pagising ko, madilim kasi diba sa room. Ang ganda pa rin ng effect niya, even if the room is really dark, ang ganda pa rin ng color. So, ang galing-galing lang talaga. And I'm so proud na nakabili ako from a fellow Batanggenyo na napaka-talented na artist. So, that will be all for now. Paintay na lang yung iba ko pang vlog dun sa mga next ko na purchases. So, ipapakita ko sa iyo yung nabili ko rin sa kanya. Thank you for now. Bye!